Hello mga moms! Good afternoon sa inyong lahat! Ito na naman si Mami Norski and I'm back for another recipe. Ang recipe na lulutuin natin ngayon ay napapanahon siya. Napapanahon siya kasi di ba malapit na nga ang mahal na araw. So dito kasi sa amin sa Mindanao, usong-uso talaga na kapag Holy Week, ang hindi mawawala sa bawat kusina ng bawat bahay, ang recipe na to. Ang tawag dito sa amin sa mga sa Bisaya ay binignet. Pag sa Tagalog, tawag nila dito ay bilo-bilo. Pero sa Tagalog, kadalasan ang ginagamit nila ay yung giniling na malagkit. Ginagawa nilang parang maliliit na bola. Pero dito sa amin kasi, ginagawa din yun ng iba. Pero kadalasan ang ginagamit namin ay yung malagkit na yung ganito, yung may halo-halo siya na iba't ibang kulay ng glutinous rice. Ayan, ganyan oh. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ingredients na kakailanganin natin, guys. And then, ang eksaktong sukat ng ingredients ay ilalagay ko sa, isusulat ko at ilalagay ko sa isang slide dito sa vlog ko. And I will also put it in the description box para madali nyo makita at masiguro nyo talaga ang sukat ng mga ingredients na gagamitin ninyo. So, ang pinaka-main na ingredients ng binignet ay, of course, ang malagkit or ang glutinous rice sa English. Ito, ayan. So, I'm gonna be using 2 cups of glutinous rice. Kasi dito sa amin sa Cagayan de Oro, guys, kadalasan, pag bumibili ka ng ingredients para sa binignet, lalo-lalo na magmamahal na araw na, kadalasan, nakatakal na siya, nakaganito na, nakaripak na siya na sakto na sa isang lutuan. 1/2 kilo of brown sugar. Kung kukulangin to, magdadagdag lang tayo. Basta ang eksaktong sukat ay ilalagay ko sa description box. Okay? And then, gagamit din. Ito, may nabibili sa amin yung cook na siya na sago na ilalagay mo na lang siya. Kasi kung sama mo to sa recipe ay sa pagluto ng binignet ng sabay na hilaw pa siya, matatagalan kasi matagal siyang lumambot. So, bumili na ako ng luto na yung mga malalaki. Pero, bumili din ako ng hilaw na maliliit kasi ito, madali lang siyang lumambot. So, I have 2 cups of big size ng sago. And then, I have 1 cup of small size. Ayan. And dito kasi sa amin sa Cagayan, guys, ay merong nabibili. Ang tawag pala dito, doon sa unang vlog ko kahapon, hindi ko alam kung anong tawag. Ito pala ay landang. Thank you sa sister-in-law ko na si Hayes. Kasi siya ang nagsabi sa akin na landang pala ang tawag dito. So, thank you for that info. And then, bumili din ako ng, kailanganin din natin ng shredded coconut na igagata natin ito mamaya. So, bumili ako, bali 2 peraso to na pina-shred ko na sa palengke. And then, eto, pag uwi ko ngayon, naka-ready na kasi hiniwan na ng asawa ko yung kamote, ayan o, tapos yung saging na sa bagay. So, again, ito yung mga ingredients natin na kakailanganin. And simulan na natin ang pagluto ng binignet. Dancing, 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 d
Ayan guys, nagluto na yung binignet natin. Ayan yung
intermission number na naman ang action namin. Magpasensya nyo na, guys. Ayan. Sarap. So, tikman na natin, guys. Masarap siya, guys. Malinamnam na matamis na talagang creamy na ang sarap. Tap mamaya, ubos to sa mga anak ko. Kasi paborito nila to eh. Lalo na si Daddy McQueen. Actually, kaya kami nagluto na ito kasi siya talaga ang nag-crave ng binignet. Okay, guys. So, hanggang dito na lang ang vlog na to. Sana may natutunan na naman kayo sa bago kong recipe. And sana maihain niyo rin to sa pamilya niyo ngayong Holy Week, okay? Thank you so much for watching. God bless you all. Ingat po kayong lahat dyan. Bye!